cheese bread naman ang ating i-bake for today's recipe. Not so perfect, pero pwede na. Kasi mas masarap naman siya sa nabibili sa bakery. Kailangan natin ng 1 cup of lukewarm milk, 1/2 tablespoon of dry yeast, and 1 tablespoon of white sugar. I-mix lang natin to until well blended. And i-froop natin until mag-bloom yung yeast. I-prep naman natin tong dry ingredients. Naglagay ako dito ng 2 3/4 cup of flour. Salain nyo lang yan para matanggal yung mga buo-buo. We also need 1/4 cup of powdered milk, followed with 1/4 cup of white sugar, and 1/2 teaspoon of salt. I-mix lang natin to para mag-combine lahat na ingredients na inilagay natin. After few minutes, activated na itong yeast. Add na natin yan sa dry ingredients. And then, mag-a-add tayo ng 1 large egg. Pwede na natin to i-mix using spatula. Kung may mixer naman kayo, much better. Haluin nyo lang yan hanggang sa ma-absorb ng flour yung mga wet ingredients na inilagay natin. Kapag wala na kayo nakikita ang dry na ingredients, pwede na tayo maglagay ng 2 tablespoon of melted butter. Kung salted butter yung gagamitin nyo, wag na kayo maglagay ng salt. Continue to mix until ma-absorb ng dough yung butter na inilagay natin. Sticky yung dough ng cheese bread, pero kung pansin nyo na too runny yung dough nyo, pwede kayo maglagay ng extra flour. Mag-add lang kayo ng paunti-unti para hindi mag-dry itong dough. I-mix nyo lang ulit yan gamit ang spatula hanggang sa mag-combine yung extra flour na inilagay natin. Kapag ganyan na yung dough nyo, pwede nyo na yan i-transfer sa pagmamasahan. Bago nyo i-transfer yung dough sa baking mat, maglagay lang kayo ng kaunting flour. Lagyan nyo din yung ibabaw para kapag hinawakan nyo yung dough, hindi didikit sa kamay nyo. Bali, 1/4 cup yung total ng extra flour na nagamit ko. Mamasahin ko lang to ng 8 to 10 minutes or until maging smooth itong dough. Ito na yung dough after mamasa ng 10 minutes. Smooth na siya at hindi na gaanong madikit sa kamay. I-transfer nyo lang yan sa malinis na lalagyan. Huwag nyo kalimutang lagyan ng kaunting oil or butter yung paglalagyan nyo para hindi siya dumikit. Lagyan nyo din yung ibabaw ng dough para hindi siya magda-dry. I-rest natin to hanggang sa mag-double yung size. Proceed tayo sa milk cheese coating. We need 3/4 cup all-purpose flour, 1/4 cup powdered milk, 1/3 cup powdered sugar. Then i-mix natin yan para mag-combine silang lahat. Maglalagay tayo ng 1/3 cup of butter. Then pigain lang natin yan gamit ang tinidor. Dahil nangihinayang ako na baka masira yung nabili kong cheese, naisipan ko nga mag-bake nitong cheese bread. Naglagay na din ako dito ng 3/4 cup ng grated cheese. Itong gamit ko na cheese ay quick melt. Pero I suggest na gumamit ka ng regular na cheese. Kapag ganyan na, i-set aside nyo muna yan. 1 hour ko nga lang na i-rest itong dough at nag-double na yung size niya. Punch the dough para ma-release yung gas. And then i-transfer ulit sa baking mat. Habang minamasa ko nga itong dough, napaisip ako kung cheese bread lang ba yung gagawin kong recipe dito. Para nga hindi puro cheese bread yung gawin ko, naisipan ko nga hatiin itong dough. Tinakpan ko nga muna yung kalahati nitong dough. Nasa sa inyo naman kung gusto nyo gawin na puro cheese bread itong recipe na to. Minasa ko nga lang siya ng bahagya at i-finorm ko ng ganito para hindi ako mahirapan hatiin itong dough. At dahil nga wala akong timbangan, tantsa-tantsa lang itong paghati ko ng dough. Dinivide ko nga lang siya sa 6 na piraso. At ito nga yung dough natin, ipo-form lang natin to ng pabilog. Hindi natin kailangan i-perfect yung shape ng dough kasi ipapaikot pa naman natin yan sa ginawa nating coating kanina. At yung ganito nga pwede na yan. Then, i-dip natin yan sa fresh milk. Kung wala kayong fresh milk, pwede kayong gumamit ng plain na tubig. Or pwede rin kayo magtunaw ng powdered milk. After nyo mailubog yung dough, i-coat naman natin yan sa milk cheese coating na ipin-repair natin kanina. Yung baking pan na gagamitin nyo, huwag nyong kalimutan lagyan ng parchment paper. Para kapag binake natin, hindi na siya didikit sa baking pan nyo. Dahil 6 pieces lang yung ginawa kong cheese bread, nilagay ko na dito lahat yung natirang milk cheese coating para naman hindi masayang. Cover and rest for 10 minutes and ready to bake for 15 to 20 minutes. And after 20 minutes of baking, here's my not so perfect cheese bread. Ipakita ko muna sa inyo bago ko sabihin kung bakit hindi siya naging perfect. Yan yung itsura ng tinapay niya guys at ganyan siya sa ilalim. Maganda yung pagkakaluto niya dito sa ilalim compared dito sa top. Kapag pinisil mo siya malambot yung tinapay. Tingnan naman natin yung itsura niya sa loob. Mabango yung amoy niya, amoy na amoy yung gatas na inilagay natin dito. Sa lasa naman masarap siya at malambot yung tinapay. Pero may naiiwan na matigas sa dulo gawa nga nung cheese na ginamit ko, quick melt kasi yon. Kaya din ganyan yung ibabaw nung cheese bread ko. Kung gagawa din kayo nitong cheese bread, I suggest na regular cheese yung gamitin niyo. Masarap naman tong pagkakagawa ko kaya hindi naman siya masasayang. That's all for today's recipe. Don't forget to follow, like, share, and subscribe. Thank you for watching. Kita-kits on my next vlog.